Pero para mabago nila yung saligang batas, kailangan walang tumututol o konti lang ang tututol. At ang pinakamalakas na maaaring tumutol ay ang mga Duterte. Unang-una na nga pong nagsabi at nakahalata ay si Pangulong Duterte noong siya sa una at pangalawang mga maisug rallies. Maliwanag yung kanyang pakay sa pagsasalita, si dating Pangulong Duterte. Ang pagsasalita niya ay para tutulan ang saligang batas nang hindi ito mabago in a way that will make the people vulnerable or more vulnerable to abuse. At alam natin na yan po, ano, yung pakay na term extensions na yan, we leave the people virtually without protection. Wala tayong pagkakataon na magsalita at magpahayag dahil ano yung point? Diba? Even if mag-criticize tayo, hindi naman sila mababago. Pero kung sila ay pikon at siguradong-sigurado sila, wala silang kailangan na pakyutan sa politika dahil sa kanilang ano, mga termino na maaaring i-extend, then tayo ang pinakaunang kayang i-oppress. At sinabi naman ito ni VP Inday sa kanyang ano, press conference after the budget hearing. By the way, may mga naglalabas ng balita na sigurado na daw yung budget ng OVP. Hindi po totoo yan. Pumasa pa lang po sa committee at ang committee po ay magre-rekomenda sa plenaryo. Iba pa pong usapan yung plenaryo dyan. So titingnan natin, syempre magre-return of the comeback si Senator Lisa Hontiveros. At baka marami pang may masabi sa plenary. So, babantayan pa rin natin yan. Yung mga nagpo-propose, halimbawa, na maging zero ang budget ng OVP, hindi rin pa po totoo yan. Iintayin natin na maging final ang budget bago natin masasabi na ganun. Pero always keep in mind. So, tandaan ninyo ha, ang pakay ng administrasyon is to perpetuate themselves in power. Hindi enough yung 6 years, hindi enough yung ginagawa nila ngayon. So, yung mga lumilitaw noon na parang rumors na gusto daw nilang ano, maging presidente si Sandro Marcos might be a possibility kung magkaroon nga ng another 20 years. So, okay, dali lang ha. Cleaning up the comment section. In the meantime, ang babantayan natin, bagong retorika at na-leak na ito sa amin ng aming mga kaibigan na troll operators, i-coconnect at i-coconnect tayo sa, ano, sa China. Kunwari, diba? China, China, China yan. Hindi sila makakahirit tungkol sa ating logic at tungkol dun sa mga sinasabi natin na mga hakbang nila to perpetuate themselves in power. And therefore, ano, hahanap sila ng isang paraan para to try to discredit us without actually conducting an argument, without actually making any arguments. So, sasabihin na lang nila, try door ka pro-China ka. Ah, ito pa, ang favorite nila. I used to admire you before, but not anymore. Nakalima na po yata akong nakakita na gano'n na script. So, ayusin niyo yung script niyo kasi nakakahiya. Tinatanggap ba yung ganyang klaseng sloppy work for the trolls? I'm so embarrassed for you. Sabi ni Oxygen, they're planning to ban TikTok. Don't say banned kasi hindi pa nagagawa. Ban. They're planning to ban TikTok. Hindi po yan. Ang totoo niyan, they can't live without it. Kasi ang TikTok ay nag-generate ng income dahil sa mga online sellers. Hindi nila kayang ibaban yan. Pero nagsasalita sila na kesyo ban daw yung mga ganyan. Mostly because, well, panakot sa mga vloggers yan. Oops, I dropped my pencil. Okay. So,
Ang hindi nila kaya is to make arguments. And hindi nila planong gawin yan. Not even the congressman. In fact, kanina, di ba, nag-press conference na naman ang kongresista, ay kahapon sa inyo, no? Nag-press conference yata, ang mga, kanina pala, ang mga kongresista saying, ay, hindi namin alam saan nanggagaling yung mga rumors ng impeachment na yan, eh. Okay. Sige, deny kayo ng deny niyan. However, ito yung ano, mga nangyayari. Deny sila ng deny ng impeachment. Deny sila ng deny, kunwari, na walang impeachment, walang impeachment. Pero kanina, may nagpo-post na, oy, may mga nag-usap-usap na gusto nilang i-impeach si VP Inlay Sara. At may mga 200 na daw ang mga signatories nila. Hindi pa ganun ano kagaling, kumbaga yung nag-post na yon ay hindi naman ano kumbaga 100% or 90% or 80% ang batting average. In fact, hindi ganun kagaling ang bolang kristal niya. Pero sila na mismo kasi gustong-gusto nilang isulong yung idea ang impeachment ni VP Inday. Okay. So, bago po ang lahat, no? Dito sa TikTok, mayroon tayong mga bagong goals. They're very easily reachable. So, maraming salamat sa lahat ng nagpapadala. Give me a minute. So, thank you kay Ariel, kay Margil, kay Igorot Pride. Kay Igorot Pride uli, kay Ariel uli. kay Eugene Saavedra. Sus Maria. Ang populs ng mga trolls, ano? Ano lang ang pwede nilang sabihin? Ano? Ano lang ang kaya nilang sabihin, tumigil ka na, yun na yun. That's the height of their intelligence. Thank you kay Margil Verhel Ediel. Perlito Yorka, thank you very much. Alice Eliche, Ma'am Maria, Amber2AC, Chechi, Ma'am Maria uli, Chechi, Donna, at saka kay Donski, kay Igorot Pride. Ay, nahabot na kagad yung goal. Ang galing, ah. Meron ba akong nakakaligtaan? Vim Balyaran, thank you. Kay Green Rose Ren, ang panday. At okay, ayan na yan. Dito naman sa kabila, Ma'am Maria Gonzaga, maraming salamat po, nanonood siya from Japan. All right, let's continue. Ay, thank you kay Kitty Galore. So uli ha, naging maliwanag si VP Inday sa kanyang press conference at sinasabi niya na ang purpose talaga niya. And she also reminds us ha, in naalala niyo ang sinabi niya, she will use her platform to speak for the voiceless. So habang vice president siya, asahan natin na she will continue to protect the people or to protect our rights and protect the country. Take note ha, the country, the people, hindi lang yung mga Duterte. Against those who will seek to oppress us or to deprive us of our rights and our freedoms. Okay. Ang daming nag-aalala sa budget ni VP Inday. Trust me when I say this. She knows na yung pagsasalita niya could leave her with a very small budget, pero buong tapang niyang hinarap ang Senado. Thank you kay Charles De La Cruz at saka kay XR. Ulitin ko. Alam ko na marami sa inyo na nag-aalala sa budget niya, but I assure you, buong tapang niyang haharapin yan. Alam niya ang posibleng repercussions dun sa kanyang very adamant stand doon sa Senado at dun sa kanyang pag-expose
kay Senator Lisa sa mga pakiusap niya noon sa Davao. She knows that there are repercussions. Kumbaga, kahit tayo, 'di ba, alam na at may kasabihan, lintik lang ang walang ganti. So alam natin na every time na mayroon tayong sinusulong, mayroong mga na ano, mayroong mga natatamaan, then asahan natin na mayroong balik yan. Yun nga yung problema ni Senator Hontiveros. She has been very active sa mga Senate hearings at very actively speaking against the Dutertes one way or another. So, but she has been controlling, di ba? Kasi sa Senate hearing siya nagsasalita at sa Senate inquiries, she pwede siyang magpatahimik ng resource persons, pwede siyang mag-cite in contempt and so on. So instead, ngayon, humarap siya sa budget hearing at may resource person na buong tapang na nagsasalita na alam niyang mahihirapan ang mga tao to cite her in contempt, ang mga senador na i-cite siya in contempt. Okay, so thank you KUSER6295, kay Rodrigo Manzano, kay Dempsey, kay Margil. Okay, kay Chechi, kay Chechi uli, kay Jars de la Cruz, thank you very much. Kay Igor at Plaid, kay Kitty Galor, kay Jevy. Maraming salamat po. Ay, kay Joke, no? Ang galing dito sa TikTok, ang bibilis nila. Salamat din kay Charles Celso at kay John Neo. Sabi ni John Neo, VP in Dimension, she hired lawyers when asked how she can protect herself. Are you one of the lawyers? No, I'm not. Kayo naman, I'm sure VP Inday has very, may mga classmates siya. Siyempre, mauuna yung mga yon at saka yung mga, because an attorney-client relationship is based on trust. So, it is better for her to hire people she knows very well and probably have worked with her before. Okay. Illuminated Luya says, belated happy birthday. Ay, alam nyo, wala akong planong batiin or even banggitin siya. Come on, guys. Bakit nyo pa pinapublicize yan? Bakit nyo pa binibigyan ng oras yan? So, Andresa Pasaylo, maraming salamat. So, okay, but it won't be just that. Siyempre, because she is very outspoken and of course, pinoprotektahan din niya ang kanyang pamilya, umaandar ang Kongreso. Diba? Merong mga quadcom na yan. Nakita natin na ang Kongreso ay nakapag-produce ng isang saksi with the name of Jimmy Guban, na it appears na yung testimony niya is primarily hearsay. Now, nakakuha tayo ng impormasyon tungkol dito. We have been looking at bakit na convict itong si Mr. Guban. Well, apparently, meron silang hinuli, quote-unquote, hindi talaga siya, teka lang ha. Merong mga ayan. So, si Mr. Guban has been convicted. Violation of ITA graft and corrupt practices law. And if I'm not mistaken, may aspect din ng Dangerous Drugs Act. So, dito, it appears that mayroong ng magnetic lifter na intercept, pero instead of turning it over, they took possession of the lifter and its contents and
tried to, how do you call this? Well, they took possession of the lifter and its contents and did not report it. Che-check ko pa kung ano yung final decision ng hukuman about that. But Mr. Guban has no personal knowledge of any act or acts of the people in question, such as but not limited to Congressman Pulong Duterte, Attorney Man Scarpio. In another case, meron pa nga yung kay Comfile doon, but this isn't it. So, yung mga yon, they had nothing to do or hindi sila talaga walang pagkakataon to interact with Mr. Guban. So Mr. Guban is not capable of making any kind of testimony that directly puts him or gives him personal knowledge of these people and their activities. Hindi lang yon, ang bago niya i-enumerate in detail yung kanyang testimony ay humihingi siya ng immunity from suit. Immunity from suit might cover acts of perjury. So titignan natin ngayon kung igagrant yan ng Kongreso para sa kanyang testimony. Len lang, thank you very much, at kay Igor at Pride. Elsie Cubero says, mas nakakabilib po talaga siya kahit po na pinahihirapan siya ng mga buhaya at manggagamit. Tuloy pa rin si VP Sara, lalo pong nakakaramdam kami ng pagmamahal sa kanya. Ayun na nga. So, in the meantime, So, yun nga, they're looking around, they're casting around for another witness dyan. Mayroon lumalabas na information, and this was on the FPRRD supporters page. At nakalagay doon na mayroong di umano. May information they received na may lumabas na tatlong preso, convicted na sila by final judgment, allegedly from the Davao Penal Colony, at nilabas sila for the purpose of getting them to testify against former President Duterte. Ang pagkakaintindi ng mga ito, thank you kay Margil, ay itong mga prisoners, persons deprived of liberty, PDLs, ay magtetestigo di umano sa mga EJ case. So, bakit kailangan mga preso ang nilalabas nila? Dahil, it's easy to get them to perjure themselves. Nakakulong na yung mga yan. And, sasabihin nila, ay, madaling patunayan yung kanilang involvement in these particular crimes. So, EJ case naman po ang next target. Kaya nga po, Quadcom yung naghihearing sa Kongreso. Kung hindi mailusot sa bawal na gamot, ilulusot naman sa ibang mga sa mga katulad ng EJ you know what, 'di ba, sa mga unaliving. So at gumagalaw sila dahil sa dahil very vocal ang VP Inday Sara ngayon. Nakinakabahan ang mga nakaupo sa pwesto na baka maantala o kaya tuluyan ng malusaw ang kanilang pakay na ituloy-tuloy nila ang kanilang termino sa pamamagitan ng pagbabago ng saligang batas. Arlene Makabenta says, mabuhay ang ating VP sa malasakit para sa Pilipinas. Maria the Explorer says, she's watching from Hong Kong. Thank you din kay Russell T. Okay. Wow, maraming salamat po sa lahat. Chechi, thank you very much din po. Sabi ni Jello, 200 na daw po ang pipirma. Well, this is this is, how do you call this? 200 daw ang nagmanifest na willing sila pumirma. Etong tanong, 300 po ang members ng lower house. Bakit nag-hesitate ang 100? So, para sa akin, it should have been easy for the House. Dali-dali lang yan. Of course, 200 is a majority. Pero ang tanong ko,
Bakit nag-hesitate yung 100? Bakit hindi unanimous? Bakit may nagdadalawang isip? Is it possible na may at least 100 dyan or maybe less na kinakabahan na baka shaky na po ang hold in power ng mga nakaupo? Thank you kay Avitz at kay Len lang. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sabi ni Willie, mas intense sa Congress kasi doon kalaban lahat, kawawa si VP doon. So, kailan ba naging kawawa si VP? No matter what they throw at her, she will come out fighting. Ngayon, kung pagtutulungan nila siya, makikita naman natin that they don't even intend to have a fair fight. Di sige, let it. Tandaan ninyo, Filipinos love an underdog. And ang galing-galing ng Kongreso ngayon, ginawa nilang underdog ang mga Duterte. From VP Inday to former President Duterte, to former President RD, at saka ano, to even Congressman Pulong, Attorney Man Scarpio, and to some extent, Mayor Baste Duterte. Thank you kay Christoph at kay Romeo. Diba? Sige, game, bring it! Kumbaga, no matter what, if VP Inday comes out strong and triumphant, kawawa ang Kongreso. If they make, if they bully her and they oppress her, not give her a chance to speak or make her look bad, magkalit din ng taong bayan. Remember, VP Inday is a very sympathetic figure. She's well-loved. What makes you think that kawawa is going to go against the messaging? It goes against the propaganda nung kabila. Pero, diba? Ako, I am not worried. VP Inday is on a roll. Sabi ni Vuken, Jerry, Congress is anti-republic now. Pag maraming pera ang kongresista, feeling nila sila ang tama. Actually, they do that all the time. Thank you kay Igor at Pride. Maraming salamat. Okay. Sabi ni Marvin Amaro, I have read one of the comments na hindi daw ganun kalakas ang SOCMED platform ni VP Inday. That's intended to make you believe. Why are you repeating that? Do you want other people to believe that that is so? Ito lang ang these are the only numbers that really should matter to you. Her trust and approval rating as of now. I imagine that at some point, somebody is going to try to mess with those numbers. But ito yung pinagtataka ko sa inyo. Mayroong magsasalita ng masama tungkol dun sa tao na sinusuportahan ninyo. Tapos, iuulit ninyo, dadalin nyo pa sa ibang platform where more people are going to see it dahil kayo ay nababahala. Tama ba yun? Do you want to do the opposition, the administration's work for them? I don't suggest that you do that. So, ayan pa, iulit mo pa, pati OVP page. Does it matter? Kasi alam natin, mulat sa pool pa lang. Does it matter? Kasi matagal na pong matagal na pong shadow band yan. Matagal ng, it's nothing new. So, why are you worried when there's so many other people who are willing to stand up for her? Kumbaga, that is not her sole weapon. Her main weapon is the trust and admiration that so many people have for her. Thank you kay Arnoldo Carno, KTJ29, kay Rajesh, kay Igor at Pride. Okay, so
I'm not mad at you, ha, but I think that we have to rethink our own strategies. If there really are things na kailangan ninyong tanungin, then pwede nyo naman tanungin, but huwag nyong i-repeat yung message nila. Kasi ginagawa natin yung trabaho ng mga trolls para sa kanila pag inuulit-ulit lang natin, di ba? Huwag kayong masyadong mabahala. Kasi many times nakikita na rin ni VP Indayan. Ngayon, ang pwede nating gawin dito ay i-formulate kung ano yung kasagutan.